Ang liham na ito ang nagpapahayag ng paninindigan ng Simbahang Katoliko laban sa kontrobersyang hatid ng RH Bill, nakilala din bilang Responsible Parenthood Bill, na nakabase sa pangunahing paniniwala natin bilang mga Pilipino at hindi lamang sa ilang katuruan ng ating simbahan. Binigyang linaw ng mga obispo na ito ay hindi lamang isang isyong pansimbahan, kundi isang panukalang sumisira sa ating pagpapahalaga bilang mga tao at sa ating kultura na nagbibigay halaga sa buhay. Ang aming tinututulan sa RH Bill. Sinasabi na ang RH Bill ay nagsusulong ng kalusugang pangkasarian. Ang totoo, hindi. Isinusulong nito ang paggamit ng contraceptives na kakasira lamang sa kalusugan ng mga kababaihan. Sinasabi na mapapababa ng RH Bill ang bilang ng aborsyon. Ang totoo, walang kasiguruduhang mapapababa nga ito. Sa katunayan, maraming siyentipiko ang nagsasabing ang madalas na paggamit ng contraceptives ang siyang nakapagpapataas sa bilang ng aborsyon. Maraming ulat na ang naitalang bigo ang gumagamit ng contraceptives sa kanilang masamang layunin. At ang kabiguang ito ang siyang nagbibigay daan sa aborsyon. Isang maling paniniwala na ang safe sex ay makakabawas sa bilang ng aborsyon. Sinasabing ang RH Bill ay makatutulong sa pagpigil sa paglaganap ng HIV/AIDS. Ang totoo, hindi. Sa katunayan, sa mga bansang laganap ang paggamit ng kondom, patuloy pa rin ang pagkalat ng HIV/AIDS. Isang maling paniniwala na ang safe sex ay makapipigil sa pagkalat ng HIV/AIDS. Sinasabing palalakasin nito ang pagpapahalaga ng mga kababaihan sa kanilang katawan. Ang totoo, hindi. Hindi magmumula sa panukalang ito ang totoong pagpapahalaga. Ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa Diyos na siyang nagbigay ng ating mga katawan upang ating ingatan at alagaan. Tayo ay tagapangalaga lamang ng ating katawan at marapat lamang na sumunod tayo sa kalooban ito ng Diyos na naaayon sa ating konsensya. At panghuli, lalo't higit naming tinututulan ang katwiran ng mga nagsusulong ng panukalang ito na ang RH Bill ay kinakailangan upang pigilan ang pagdami ng populasyon at upang makatakas sa kahirapan. Bakit? Dahil sa mga sumusunod. Una, mismo ang estatistiko ng gobyerno na ang nagsabing walang bakas ng pagdami ng populasyon sa kabayanan, kundi ay naipon lamang ang mga tao sa kalunsuran. Pangalawa, maraming tanyag na ekonomista na ang nagsabing walang kaugnayan ang pagdami ng populasyon sa kahirapan. Pangatlo, maraming Pilipinong dalubhasa na ang nagsasabing hindi dahilan ng kahirapan ang labis na pagtaas ng bilang ng populasyon. Ang sanhi ng ating kahirapan ay ang mga maling pagtingin sa pag-unlad
hindi angkop na batas pang ekonomiya, kasakiman, korupsyon at iba pa. Kung gayon, upang makatakas ang ating bansa mula sa kahirapan ay kailangang bigyang pansin ang mga tunay na sanhi ng kahirapan at hindi ang populasyon. Dahilan ng aming pagtutol. Ang hindi pagbibigay konsiderasyon sa moralidad sa ating mga batas. Ang paglaban sa buhay, panganganak, at paggamit ng contraceptives na pinakikita ng RH Bill. Ang mabilisang pagsusulong ng panukala upang hadlangan ang masusing pagbibigay konsiderasyon sa moral na epekto nito. Ang pangkalahatang nilalaman nito upang kontrolin ang pagdami ng populasyon. Ang paggamit sa kabanang bayan para sa contraceptives at sterilization. Ang sapilitang sex education na magbibigay daan upang agawan ng responsibilidad ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak tungo sa sexualidad. Ang aming paninindigan. Ang aming matibay na paniniwala. Kami ay nangangamba sa maaaring mangyari sa mga mahihirap, lalo't higit sa mga kababaihan. Kami ay pro-life at ipaglalaban namin ang buhay sa oras ng paglilihi hanggang sa katapusan nito. Kami ay naniniwala sa responsable at natural na pagkontrol sa panganganak sa pamamagitan ng natural family planning. Kami ay naniniwalang tayo ay tagapangalaga lamang ng ating katawan at ito ay responsibilidad at pananagutan natin sa Diyos. Aming pinangahawakan na ang RH Bill ay hindi base sa konsensya at ginagabayan ng katuruan ng pananampalataya. Naniniwala kami sa kalayaan sa relihiyon at sa karapatan sa pagtutol sa mga bagay na labag sa pananampalataya ng tao. Ang aming panawagan. Kami ay nananawagan sa mga namumuno sa atin at sa sambayan ng Pilipino. Para sa pagpapanibago ng kaugalian at pagkilos tungo sa buhay, lalo na sa mga mahihina. Para sa mambabatas, bigyang konsiderasyon ang RH Bill sa liwanag ng makadiyos na dignidad at kahalagahan ng buhay. Na ito ay salungat sa paniniwala at hangarin tungo sa mas maunlad na pamumuhay. Para sa gobyerno, upang higit na bigyang pansin ang mga totoong sanhi ng kahirapan. Magpatayo ng mga ospital, klinika sa mga liblib na puok, mas maraming health personnel, at magpatayo ng mga paaralan at infrastruktura para sa pag-unlad. At panghuli, tinatawagan namin ang mga pinuno at sambayan ng Pilipino upang sama-samang magdasal, sama-samang mangatwiran, sama-samang magdesisyon, sama-samang kumilos na ang katotohanan ang mamayani laban sa mga balaki sa buhay at sa ating pinagsasaluhang kultura at pagpapahalaga.